Ako daw ay naninira sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo po, mami na mahal, kaya po kami tumatalakay sa aral ng INC. Kasi ang Iglesia ni Cristo mahilig pong magtapik sa iba't ibang sekta. Kapag ka ang mga ministro ninyo nagtatapik sa mga paniniwala namin, sinasabi ninyo na ini-expose lang daw ang mali. Pero kapag kami na ang magtatapik sa maling aral at paniniwala ninyo, naninira na agad. Magbigay ako ng sample ha, with all due respect po sa mga Iglesia ni Cristo. Ito sample lang. Sinabi ko sa mga video ko na hindi ipinagbabawal sa Iglesia ni Cristo ang paninigarilya. Di ba? Bakit daw kinukunti yun? Paninira daw yun. Hindi ho totoo yan. Tingnan nyo po itong ebidensya na ito. Yan. Yan po ay kuha mismo sa Net25. Ang sugo po ninyo, si Felix Manalo, pansin ninyo yung katabi. Yung katabi niya, tingnan nyo yung hawak. Di ba, Yossi? Sugo ho yan, kasama niya. At ang sugo, masyadong stricto yan. Hindi yan papayag na merong maling gagawin ang kapatid, lalo na nandiyan siya. Pero tingnan ninyo, yung miyembro katabi ng sugo na ninigarilya. Paninira ba yan? Kung sabihin namin na sa inyong mga Iglesia ni Cristo, hindi nyo ipinagbabawal ang paninigarilyo. Naninigarilyo talaga ang mga miyembro ninyo eh. Ayan o katabi ng sugo. Yan ba yung paninira? Hindi yung paninira yan. Ayan po ay kayo mismo ang umaamin ho niyan. Yan po ang ebidensya na sa inyo hindi ipinagbabawal. Bakit? Kung talagang bawal yan, bakit marami kaming nasasaksihan, obvious na obvious, sa tuwing pagsamba ninyo, dyan po sa kapilya ninyo, sa tapat ng kapilya ninyo, ang mga miyembro naninigarilyo. Hindi daw totoo na naninigarilyo. Bawal daw sa Iglesia ni Cristo. Yan daw ay mga pasaway lang. Uy, talaga naman. Alam mo kung ipinanganak ako kahapon, baka naniwala ako. Kaso, Brad, dati kasi akong INC. Kaya alam natin ang totoo. Yung mga naninigarilyo sa Iglesia ni Cristo, hindi po yan pasaway. Normal na gawain po yan ng isang miyembro. Wala kang makikitang nadisiplina dahil naninigarilyo. Tatawanan ka. Sige nga, magsumbong ka sa katiwala, naninigarilyo si ganito. Yung isa kong kaibigan na iglesia, sinumbong ko sa kanyang tatay. Yung tatay niya katiwala eh. Sabi ko, yung anak ninyo naninigarilyo, tinawanan lang ako eh. Bakit? Sabi niya eh, malaki na siya eh. Kaya niya na sarili niya. Kaya alam natin pare-pare yung katotohanan na hindi ho totoo na bawal sa INC ang paninigarilyo. Ito po hindi paninira. Bakit po? Ayan po ang ebidensya, katabi ng sugo ninyo naninigarilyo. At yan po ay kuha mismo sa Net25. At yan po ay hindi mo pwedeng i-edit tapos magsasalita ka ng kasinungalingan. Talaga madidemanda ka dyan. O, antayin ko yung demanda kung mayroong kayang magdemanda. E kuha yan mismo sa Net25 o. Kuha yan mismo sa programa ng Iglesia ni Cristo. Yung sugo ninyo, yung katabi, naninigarilyo. Yan po ang katunayan na hindi ipinagbabawal talaga sa Iglesia ni Cristo ang paninigarilyo. Ikalawa, nung ipinalabas yung Felix Manalo story, inatake ninyo ng matindi ang mga Seventh-day Adventist. Grabing paninira ginawa ninyo. Buti sana kung inihayag nyo yung kasaysayan ni Felix Manalo, tama. Pero ang dami namang mali. Unang-una, yung kanyang napangasawa na si Honorata ay isang Seventh-day Adventist. Pero tingnan nyo yung karakter, meron siyang suot na alahas. Alam nyo na sa Seventh-day Adventist, ipinagbabawal yan. Sinisira, dyan pa lang sinisiraan nyo na kami. Pinalalabas nyo sa tao na ang mga Adventist labagin sa doktrina. Pero hindi ho totoo yan. Sige nga, kung pag-uusapan ay panira, eto ang tunay na paninira. Bakit? Kasi relihiyon na namin yung isinasangkot ninyo eh. Hindi lang kayo basta nag-aanyaya niyan. Ipinapahayag nyo sa buong mundo na ang mga babae sa Seventh-day Adventist ay lumalabag sa aral namin sa pamamagitan ng programa na yan. Sinasabi po ninyo na si Felix Manalo ay tumiwalag sa Seventh-day Adventist dahil maraming maling aral. Alam nyo, paninira ho yan sa amin eh. Bakit? Kasi yung Felix Manalo story na ginanapan ni Dennis Trillo ang nagpapatunay na sinungaling talaga ang pamunuan ninyo. Bigyan ko lang kayo ng sample mga ANC. With all due respect, gamit lang kayo kahit konting utak lang. Hindi ko sinabing magmalalim kayo. After nyong i-analyze nung sasabihin ko sa kanyo hatulang kung ako ay nagsisinungaling at naninira lang sa INC. Sa eksena na ito, niligawan ni Manalo si Honorata. Ayan. Then, syempre, to make long story short, ay pinakasalan ni Felix Manalo si Honorata. At kung mapapansin po ninyo, si Honorata na isang Seventh-day Adventist at si Felix Manalo that time na Adventist, hindi pa tumitiwalag daw, ikinasal hindi sa relihiyon ng Seventh-day Adventist. Pareho silang Adventist niyan eh, at hindi pa tumitiwalag si Felix Manalo. Gamit ka lang, INC. Konting utak lang gamit ka. Hindi ka ba magtataka niyan? Pareho silang Adventist at hindi pa nagaganap yung eksena na tumiwalag si Felix Manalo. Pero hindi sila ikinasal. Sino kayang matinong tatay na isang Iglesia ni Cristo at liligawan yung kanyang anak ng isang INC din? Tapos pagpapakasalan doon sa Katoliko,
Sige nga, sa inyo lang imposible yan mangyari. Dito sa eksena, merong kasing kaganapan na naganap bago sila ikasal, na itinutuwid o hindi maitatanggi ng eksena na si Honorata at si Felix Manalo hindi ikinasal sa Seventh-day Adventist. Bakit po? Sa paniniwala kasi ng mga Seventh-day Adventist, at recorded yan doon sa lokal kung saan naging kaanib si Felix Manalo, si Felix Manalo po ay itiniwalag sa Seventh-day Adventist. Hindi ho ang usapan doctrine, hindi, personal masyado, kaya hindi namin talaga inilalabas dito. Pero sa katotohanan, mabait pa nga kami, hindi kami kagaya ninyo na naninira talaga . Pero kung tutusin, ito yung paninira sa side namin . Isipin po ninyo . Si Honorata, Seventh-day Adventist, si Felix Manalo, Seventh-day Adventist, at wala pa dito yung eksena na tumiwalag si Felix Manalo. Pero saan sila ikinasal? Sa ibang sekta, yung sa dating pinanggalingan ni Felix Manalo. Sige nga, paninira ba yan? Paninira ba yan? Konting utak lang, Iglesia. Gumamit ka ng konting utak, makikita mo may itinatago yung pamunuan ninyo. Hindi na in-explain sa Felix Manalo. At sa sunod na eksena, makikita na sumimba sila sa Seventh-day Adventist. Sige nga, anong lohikong kaisipan ang pwede ninyong ibigay na paliwanag sa aming mga Adventist para sabihin tama yung kaganapan na yan? Actually, totoo yan . Meron lang itinago yung pamunuan ninyo. Hindi kayang i-resolve ng kahit sino yan. Bakit? Kami kasi ang tunay na nakakaalam bakit ganyan ang eksena ng Felix Manalo. Pero hindi lang yan yung gusto kong idiin. Hindi lang yan yung gusto kong idiin. Gamit ka rin, Iglesia, gamit ka ulit kahit konting utak. Sa Felix Manalo story na inilabas, na ginanapan ni Dennis Trillo, ikinasal sila hindi sa Seventh-day Adventist. Take note, yung time na yan, hindi pa tumitiwalag si Felix Manalo, sapagkat yung pagtitiwalag ni Felix Manalo daw ay naganap yan, kasal na sila, hindi bago ikasal. Kaya sa Felix Manalo story, binanggit na si Felix Manalo at si Honorata ikinasal hindi sa Seventh-day Adventist, kundi doon sa dating sekta na kanyang inanibal. Bakit namin sinasabing kasinungalingan yung pamunuan ninyo, yung paggawa ng history ni Felix Manalo? Bakit namin sinasabi na iniimbento ng pamunuan ninyo? Kasi po, meron pong inilabas ang inyong pamahalaan o yung pamamahala ninyo, yung tinatawag na liwanag magazine. Kung wala kang sariling kopya niyan, bago kang Iglesia ni Cristo, tanungin mo yung katiwala mo, meron yan sigurado. Yung liwanag magazine, hindi yan pambalot ng tinapa. Yan po ay official magazine na ipinablish ng sentral ng Iglesia ni Cristo. Authority po ito na maghayag ng tunay na kasaysayan ni Felix Manalo. At dyan po sa Liwanag Magazine, ipinapakita na si Felix Manalo daw ikinasal sa Seventh-day Adventist. Doon sa Felix Manalo story, ikinasal si Felix Manalo at si Honorata sa sekta na dati niyang kinabilangan, hindi sa Seventh-day Adventist. Pero sa Liwanag Magazine, ikinasal si Felix Manalo sa Seventh-day Adventist. Ulit po, mga Iglesia ni Cristo. Paninira ba yan? Sige nga, paninira ba yan? Gamit ka, konting utak lang, konti lang, huwag mo nang laliman. Sabi sa Liwanag Magazine, ikinasal sa Seventh-day Adventist. Pag wala kang kopya yan, katukin mo yung katiwala mo, meron yan sigurado. Pero sa Felix Manalo, hindi daw ikinasal sa Seventh-day Adventist. Yan ba yung panlangit? Yan ba yung ililigtas ni Kristo sa araw ng paghukom? Wala ko sa inyo ligtas sa araw ng paghukom, may sinungaling. Walang, sabi sa Bible, walang sinungaling papasok sa langit. Yung pamunuan po ninyo, mga Iglesia ni Cristo, ubod ng sinungaling yan. Dinadaya nila yung history ni Felix Manalo. Bakit po? Hindi nila kasi maitatanggi ang katotohanan na kasinungalingang tumiwalag yung puno po ninyo. Hindi po, yan po ay tiwalag sa Seventh-day Adventist. Katunayan, hindi sila ikinasal sa Seventh-day Adventist. Dahil kung sila ay matitino, ikakasal sila sa Seventh-day Adventist. Unang-una, walang magulang na papayag na ang anak niya ikakasal doon sa hindi niya sekta. Sa inyo lang tinitiwalag . Diba? Tinitiwalag pag may ginawang labag. Kaya yung hindi pagkasal ni Felix Manalo sa loob ng Seventh-day Adventist, bagamat pareho pa silang Adventist, ang katunayang tama yung paniniwala at history ng Adventist na si Felix Manalo hindi tumiwalag kundi itiniwalag.